reports on one person already using the brand new system. What's up guys? It's me, Mark with C. And welcome or welcome back sa aking channel. Or kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na dyan and click the notification bell sa tabi ng subscribe button. Para updated ka. Ayan po, pagpasensyahan nyo na yung itsura ko ngayon. Mukha po talaga akong bagong gising. Dahil bagong gising nga talaga ako. And for today's video, I'll be sharing with you guys kung paano nga ba ako mag-edit ng mga vlogs ko using Filmora 9. Kung di nyo alam yung Filmora 9, para siyang iMovie. Sobrang dali lang niya mag-edit. Yan, naka-open na siya. So, pagbukas siya ng Filmora 9, ang una nyo pong makikita ay, syempre ito, yan pinaka, ang tawag dyan, hindi ko alam. And then, ayan, mag-i-import ka, pipili ka lang dyan, click mo yung import. And then, ano bang pwede? Ito nilang yung mukbang ko. Saan na ba yun? Pili nilang tayo dyan. Ayan, nag-i-export na. Idadrag nyo lang siya dito. Ayan, hilain nyo siya dyan. Ayan, tapos pipili kayo dyan. Tatanungin kasi ng Filmora kung anong ba yung magandang resolution na gusto mo. Kung gusto mo ng 1280x720, which is, yan talaga yung sa YouTube, eh, pipiliin mo. Ang piliin mo lagi, yung naka 60 frames para malinaw at smooth yung video. So, i-click mo yan. Ayan. And then, dito tayo magkakalokohan na, mga kaibigan. Maglalag pa yan. Stop ko, ayaw. Pag ang gagawin, ayan. Yung render preview, ibig sabihin yan, gagawin niya smooth yung playback. Eh, yan na yung problema ko sa Filmora, guys. Dahil, ang hassle niya, yung may render preview. Hindi katulad na ibang editor na kapag gumamit ka ng editor nila, okay siya. Yung wala ng render preview, diretso na kung ano man yung video na nilagay mo. Unlike sa Filmora, kailangan mo pang smooth preview para lang po talaga na hindi siya maglalag sa editor. Sobrang hassle din nun, pero wala akong choice dahil wala pa akong magandang laptop. Pero sobrang ganda ng Filmora. Sobrang ganda. Okay lang, okay na okay siya kung mag-edit ka ng video na simpleng-simple lang naman, di ba? Tapos na. Ayan, tapos na guys. Pag green na siya, sabihin okay na yan. So after nun, edi green na siya, okay na siya. Pag nag-green na kasi, sabihin, smooth na yung playback niya. So hindi na siya maglalag, hindi siya maghahang kapag nag-edit kayo. So after nun, edi green na siya, okay na siya. Pag nag-green na kasi, sabihin, smooth na yung playback niya. So hindi na siya maglalag, hindi siya maghahang kapag nag-edit kayo. So next thing na gagawin natin is, tataasan lang po natin ng sobrang taas yung ating sound. Kasi minsan hindi naririnig, diba? At ayaw ng mga viewers natin na sobrang hina ng sound, diba? Kung magka-cut kayo ng videos, nakikita nyo itong, yan, gunting. Click nyo lang yan. Tapos, ito, yung gusto nyo i-cut, kiklik nyo. And then, click nyo yung delete. Ayan, mawawala na siya. Parang yung ex mo na wala na bigla. Galing nyo. Okay guys, sa paglalagay po ng audio, pipili ka lang naman. Ayan, kunwari ito. Gusto mo ng body. Nilalagay mo siya sa pinakailalim. Ayan. At depende sa inyo kung gaano kalakas. Pero ina-advise ko na huwag gaano malakas yung background music. Kasi baka mamaya masapawan niya yung pinaka-actual na video. At ang pangit naman nun. Kasi may mga napapanood ako guys na nagbi-video sila. Tapos mas malakas pa yung background music. Ano, sana po background music nilang po yung pinanood namin din yung vlog nyo. Kaya yun, ayusin nyo lagi yung pagmimix ng background music tsaka yung actual audio. Kasi guys, minsan nag-overlap po yung mismong background music kesa dun sa audio mo. At ang pangit naman nun. So, ayun, tip lang. And after nun, kung gusto mo siya lagyan ng text, dahil alam ko naman na iba sa inyo gusto talaga may text. Ayan lang, pupunta kayo sa titles, tapos meron dito yung mga kunwari, gusto nyo ng intro, openers, ganyan. Gusto nyo gumawa ng intro for your vlog. Meron na talaga dito. Ayan, okay na yung lahat. And then, may titles. Ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero ang daming pagpipilian dito sa Filmora, guys. As in, ito yung mga subtitle. Ayan. Meron din sila. And credit. Pero may mga, pag gusto nyo na parang yun yung laging font na gamitin nyo o yung parang design, kiklik nyo tong favorite. And then, click nyo. Idadag nyo lang yan dito sa taas, sa pinakataas. Nakatayo, patay na puruhan. Kaya ito.
Mark Bubble. Ayan. Ang pinaka-favorite ko kasi na gamit ko na font, ito. Culvetica RG. Tapos pipili ka ng color dito sa kabilang side. Ang pinipili ko yellow kasi mas kitang-kita talaga yung yellow lagi. Pili ka lang kung saan mo ilalagay. Sa gitna, sa gilid. Kaya pag natapos na po yung rendering, titignan nyo na syempre. O, ayun. Then guys, kung gusto nyo ng transition, okay, ang gagawin nyo lang naman, ayan, puputulin nyo ulit. Ito niya, puputulin nyo yan. Tapos pupunta kayo sa transition. Ayan, meron dito yung basic lang, yung ano, flash. Ganyan, o yan. Napakita na agad sa inyo ni Filmora kung ano ba yung transition ko, anong itsura niya. And then, ang dami dito as in. Pero ina-advise kong gamitin nyo. Yung parang pang iMovie kasi to eh. Nakita ko to sa iba kong mga kaibigan na vloggers. Ayan, ito yung pinakamaganda, yung animated, yung linear, yung parang siyang 3D. Ito yung ginagamit ko mostly sa mga vlogs ko, yung kento. Ito, gusto ko tong ano eh. Gusto ko tong Illuminati. Sa buka, maganda ka. Tinan nga, ilalagay ko ah. Ayan. Dapat, ang gagamitin nyo guys, i-overlap nyo siya dun sa isang clip. Kumbaga, nakapatong siya sa dalawang clip. Ayan. A few moments later. Ayan. Pagkatapos nyo pong ano, ma-render yan, titignan nyo na. Ayun, nakita nyo. Ulitin ko ah. Ayun. Diba, sobrang smooth, sobrang ganda. Parang, wala, ang ganda lang. Ang ganda lang transition na yun, diba? Marami pa naman pwede pagpilian dito, ayan. Pero yan yung mga favorite ko. Tapos ito, yung iba dito. Kaso lang pang ang jeje minsan ng ibang mga ano eh, transition. Hindi bagay sa pagkatao ko, kaya hindi ko na inaano. Pero marami talaga dito ang transition na maganda sa Filmora. So guys, yung effect button dito sa Filmora, ito yung parang kung ano yung tsura ng video mo. Gusto mo na parang medyo aesthetic, kung gusto mo ng medyo vintage vibes, meron si Filmora niyan. Ito guys, sa effect, ayan, meron dito yan na chromatic abrupt. Ayan, yung mga filters dyan guys, kung gusto nyo na magkaroon ng magandang video, yung mga ganyan-ganyan, pili lang kayo dyan. Tapos, ano ba? Kunyari, for example, ano bang maganda dito? Ayan. Ito na lang. Ito, para siyang 3D. Favorite ko to eh, pag nagagawa ko ng ano, ng mga montage. Chromatic aberration. So, without further ado, kumain. Sorry kung medyo nahilo kayo, ano, pero yan talaga yung pinaka-ano. So, next guys, itong elements. Ito yung magpapadagdag ng parang kung ano-ano lang. Kunwari, nag-check-in ka sa isang lugar, may lalabas dyan na icon na parang itsurang mukhang ano, yung place, ganun. Ang tawag doon, basta yun. May mga heart, journey, shapes, and everything dito sa Filmora na may kita nyo. Badges, tutorial, and everything. So, kayo na bahala maglagay niya sa video kasi na-edit naman yan. Pero, ayun, kung nababusit na kayo sa rendering, magsawa kayo sa rendering ngayon. Ito siya. Ang dami naman kasi dito. Ano bang maganda? Kunyari, ito, love. Wow, love. Ayan, i-click mo, ilalagay mo rin ulit sa taas. No, ang dami, ayan. O, diba? Walang kwenta sa akin, hindi bagay. Hindi bagay doon sa pagkatao ko. Pero, ayun. And, guys, for the last. And, guys, for the last feature dito sa Filmora is split screen. Yung split screen, yung kunwari, gusto nyo ng dalawang frame sa isang video, maaari nyo gawin dito or kahit ilan pa. Depende sa inyo. Ayan. Itong split screen, may kita nyo yan. Meron 1, 2, 3, 4, hanggang ano ata siya, hanggang 6. Kayo na bahala pumili. Kunwari ito, split screen. Split screen tawag dito, di ba? Wow, hindi alam. Yan. Maglalagay kayo na isang video dito, tsaka dito. Pero hindi ko na ipapakita dahil maghang na naman yung laptop ko. And guys, kung gusto nyo na talaga na export dahil tapos na kayo mag-edit ng video nyo dito sa Filmora, eh, sikiklik nyo lang tong export. Oppo export. Yan, export. Uy, ang tagal. Ayan. Yes, hindi naghang yung laptop ko. Yes. And guys, ayan. Lagi nyo ilalagay dito yung pangalan ng video nyo. Nyari, kabastusan. Ano maganda? Kababuyan. Lagi nyo ilalagay sa MP4 format, guys. Kasi malinaw yun.
Kaya nabahala ko saan yung lalagay. Ako kasi meron ditong customized na nakasave nga eh. YouTube yan. Para isang file lang na hanapan, hindi na yung malilito-lito. Setting. Lagi nyo i-click yung best. Sino ba naman ang ayaw ng best, di ba? Ito, naka-customize na yun. Pero lagi kong ginagawa, 1280 by 720 lagi yung kanyang resolution. Kasi nga sa YouTube, 1280 by 720. Lagi nyo pipiliin yung 60 frames per second kasi sobrang linaw noon at maganda yung quality ng video pag ganun yung pinili nyo. At ito, 8000 kbps. Ewan ko bakit ganyan, pero yun, wala na ako inaayos sa audio, sa channel, sample rate, bit rate. Bahala na siya. Tapos i-okay nyo siya. Makikita nyo dito sa size kung gano'ng kalaki yung video na i-export nyo. Pero syempre ito, maliit lang ngayon, 119.6 MB. Tsaka yung duration, kung gano'ng kahaba yung video mo. And then, lagi mo i-click tong Enable GPU Accelerated Video Encoding. Ewan ko rin kung bakit, pero accelerated eh. Parang sabihin mabilis mag-encode ng video. Parang ganun. Hindi ko alam kasi hindi mo ako maalam sa edit talaga. And then, i-export mo na siya. Click mo na yan. Ayan, nakikita mo na siya na nag-render. At iwanan mo nilang siya, tapos balikan mo nilang kapag okay ka na. Don't forget to like this video, share, comment, and subscribe to my channel. And this is Mark Arleson, and always remember, just be yourself. Bye-bye, see you on my next video. Bye-bye!